taong 2004, kumukuha ako ng tatlong 0.8 grams na shabu. Ipapasa ko sa mga gumagamit ito ng shabu hanggang makaipon ako ng halagang 15 packs o sachet na small, 0.8 grams. Doon na nagsimula ang negosyo ko at naging profit ko, ang kita ko, ang kita ng pera ko. Simula noon, umabot ako ng 4.9 grams, nagkakahalaga ng 7,000 pesos. Tapos ginagawa ko itong 0.7, umaabot ng 11 to 12 sashi. Binibenta ko yon bawat isa ng 700 pesos. Tapos yun lumago ng lumago ng 4.9 grams. Yung 4.9 grams laman ay 7,000 repack ko ng 0.7, kasi timbang din ng plastic ay 0.3, minsan naabot ng 11 to 12 pieces na sachet. Tapos ang bilihan ng maliit na sachet ay 900 kada sachet. Tapos abot ako ng tatlong 4.9 grams. Anong taon ito? 2004 pa rin. Ang ibig sabihin, anong ibig sabihin ng isang bulto? Ang isang bulto ay 4.9 grams ang timbang ng shabu. Isa hanggang tatlong bulto hanggang umabot ako sa 2000, nakarating ako sa 2005. Tapos yun na ang gawa ko, bawat isang bulto ginagawa ko na tig 0.7 grams until 2005. 2005, nahuli ako, tatlong bulto pa rin until the arrest. Saan mo dinidistribute yung mga sachet na yan? Ako ang nag-distribute niyan sa lugar namin sa Hipodromo sa Cebu City. Sino ang nanghuli sa'yo? Nahuli ako ng Cebu Intel and Investigation Branch or CIIB ng Cebu City Office ni Police Superintendent Marvin Sanchez, na noon ay under ni Police Superintendent George Ilanan. Doon po sa Hipodromo ako nahuli. Ano ang nakuha sa'yo nung nahuli ka? Walang nakuha sa akin sa posisyon ko dahil naitapon ko ito sa kanal. Pero tinaniman ako ng mga pulis ng dalawang bulto ng shabu. Hinatulan at nakulong ako noong 2005, at doon ko nakilala ko sa Bagong Buhay Rehabilitation Center or BBRC sa Barangay Lahog, Cebu City, sina Dodong Bilandres, Crisostomo Liagono alias Tata Negro, at si Carlos D, at si alias Riking, at si Jeffrey Diaz alias Jaguar. Sila ay mga nakakulong din doon at mga negosyante ng shabu sa loob ng BBRC. So ibig mong sabihin, nagkakasama kayo ni Jeffrey Diaz alias Jaguar sa loob ng BBRC? Oo. Yun, nakita ko sila doon at nagtaka ako kung saan sila kumukuha ng pera. Nakakulong sila. Observe ko sila na nagninegosyo ng shabu. Ang style, kapag may cellphone sa loob, may tao ka sa labas, nakapagsimula ka na ng negosyo mo ng shabu sa loob. Habang sila ay nag-uusap doon at nagsusugal, tapos lumapit ako sa kanila para makakuha ng detalye kung paano makakuha ng pera sa loob na may negosyo sa labas.
Pero ang transaksyon ay nasa loob sa paggamit ng cellphone. Kapag umaga naman ay makakalabas kami sa selda at maaring mag-usap ang mga nakakulong doon. At naririnig ko sa mga taong nabanggit ko na may mga kausap sila sa cellphone para makapagsimula sila ng transaksyon ng shabu. Naganap sa labas, mayroong kontak sila na nagtatanong kung magkano presyo ng shabu. Tapos tinatawagan naman nila iyong mga tao nila sa labas para sa transaksyon ng shabu. But that time, ang source nila ay si Lovely Adam Impal. Sino si Lovely Adam Impal? Isa sa mga source nila ng shabu. Alias ba ang Lovely Adam Impal or real name niya? Real name po niya to. Pareho ba din to ng tinutukoy sa affidavit ni Mayor Espinosa? Opo. Taga saan si Lovely Adam Impal kung alam mo? Sa nalalaman ko, taga Cagayan de Oro City siya, may bahay siya doon. At sa Iligan City, may bahay din siya doon. At bukid noon. Muslim po tong babaeng ito. May picture ka ba kay Lovely Adam Impal? Wala akong picture pero madali ninyong makita yan kasi may picture yan sa RTC Branch 58 Cebu City. Kasi may kaso siya noon sa drugs o shabu. Alam mo ba kung saan kumukuha sa Jeffrey Diaz aka Jaguar ng drugs o shabu? Oo. Noong nasa BBRC ako, nasa BBRC kami, naririnig ko sa nagtra-transaction sa cellphone at sinabi din sa akin ni Jaguar na si Lovely Adam Impal ang supplier niya. Saka din ang at siya din ang nagsusupply sa mga pinangalanan ko na sina Eugene Alegre, Dudong Bilandres, Tata Negro, Carlos D. alias Riking, Jerome Estrada, Charlie Parba, Ryan Tumulak, Enrico Caja. Noong 2008, hinatulan ako ni Judge Mindrado Paredes ng RTC Branch 13 ng Life Imprisonment. Noong taon na yon, ako'y natuto at nakabisado ko na ang kalakaran kung paano magnegosyo ng shabu. So ano yung ibig sabihin mo na natutunan mo? Kahit nasa loob ako ng BBRC o sa kulungan, natuto na ako paano mag-transaksyon hanggang lumaki na iyong operasyon ko. At nakaka 50 grams ng shabu ang pinakamataas na angkat ko sa panahon na iyon. Ano ang sumusunod na nangyari? Nilipat yung BBRC sa Barangay Kalunasan, Cebu City, kung saan itinayo ang bagong City Jail. Sa panahon ito, magkano na ang nagiging transaksyon mo sa shabu? Aabot ng 1 kilo kada angkat ko nung nalipat na ako sa bagong City Jail ng Cebu City. At sino naman ang mga supplier mo ng shabu ng panahong ito? Ang supplier ko sa mga panahong ito, sina Lovely Adam Impal at Jeffrey Diaz alias Jaguar. Kasi sila ang mga malaking negosyante ng shabu sa panahon na iyon. Paano ko pala nakapag-access kay Lovely Adam Impal? Si Jeffrey Diaz alias Jaguar ang nagrekomenda sa akin kay Lovely Adam Impal. Noong mga panahon na yon, malaki na ba si Jeffrey Diaz alias Jaguar sa negosyo ng shabu? Oo. Malaki na siyang negosyante ng shabu kaya doon ako umaangkat sa kanilang dalawa. Under o downline ka ba ni Jeffrey Diaz alias Jaguar? Oo. Downline na po ni Jeffrey Jaguar Diaz until 2011. Habang nakakulong ka sa BBRC, sino-sino ang mga ginamit mong tao sa pagbenta ng shabu sa labas? Sina Melvin Herpacio, Adi Panta, at si alias Yamwe. Kilala mo ba ang tauhan ni Jeffrey Diaz alias Jaguar?
Kilala ko po yung tao niya na kapatid niya lang na si Ryan Diaz. Sa mga panahong ito, saan ang area of operation ninyo o lugar kung saan kayo nagbibenta ng shabu? Cebu pa lang yan. Ano bang particular areas ng Cebu? Sa Cebu City, sa loob ng Cebu City, lalo na sa Barangay Pasil, Barangay Ermita, Barangay Ponce, Barangay Villa Gonzalo, Barangay Loriga, San Miguel. Kung paano kayo nag-ooperate ng droga? Kumukuha kami kay Lovely Adam Impal at kay Jeffrey Jaguar Diaz. Consignment basis yon. Tapos, pag nakakuha na kami, i-distribute namin yan sa mga tao namin sa consignment basis din. Kapag na-distribute na namin yan sa mga tao namin at maging pera na yung shabu, kukuliktahin namin at hatiin namin yung nakolekta namin para i-remit namin sa dalawang supplier namin sa droga. Iyong kay Jaguar naman ay hinahatid lamang sa bahay niya at tinatanggap noong kapatid niya na si Ryan Diaz. At sa kay Lovely naman, Adam Impal, ay pinapadeposito naman sa savings account niya sa bangko. Ang remaining na collectibles, kapag paid na kami sa kanya, as kanilang dalawa, yun na ay para sa akin. Personal ba na iabot sa iyo ang pera na share mo? Hindi. So, ibig sabihin wala kang hawak na pera sa loob ng kulungan? Wala. Nakapag-ipon ako ng pera, umaabot na ng 1.5 million pesos habang nasa loob ako ng kulungan. Ang pera mo ba, yung 1.5 million ay nasa loob ng kulungan? Nasa labas yung pera na yon at hinahawakan yung pera na yon sa tao ko na si Melvin Herpacio. Kasama ko si Jaguar sa panahon na ito, pati si Rico Caja, kasama ko din to sa panahon na ito nung binahin na ako sa Muntinlupa. At doon ko rin nakilala ang mga big time na inmate kagaya nila Paco Larañaga at Jusman Aznar. Tapos binisita ako sa medium security compound ni Hubert Webb at ni alias Marco na nasa pangkat ng Sputnik. Bakit kanila binibisita doon? Gusto nila akong rekrutin o kukunin o makasama sa kanilang pangkat na Sputnik kasi nabalita doon sa Muntinlupa na negosyante ako ng shabu sa Cebu. Hindi agad ako pumayag kasi pinag-isipan ko pa. Liban doon sa mga nabanggit mo, may iba pa bang grupo na kumausap sa'yo? May mga nakausap ako sa telepono, sa cellphone to, sila si Peter Ko, Bus Hans, Eugene Chua, Tony Ko, at yung dating pulis na si Durano. Ang purpose ng mga tao na nasabi ko sa ay para rekrutin din nila ako at kukunin ako para sa grupo nila na magninegosyo ng shabu. Sino-sino sa mga ito ang involved sa drugs? Peter Ko, Bus Hans, Eugene Chua at Tony Ko. Nagsimula ang transaksyon namin sa mga Chinese na sa mga Chinese at pinag-agawan nila ako. Ang unang nagsimula na nag-supply sa akin ng shabu ay si Peter Ko. Gaano karami ang una ninyong transaksyon ni Peter Ko? Yung una niyang binigay sa akin o pinapakonsign niya sa akin ay 4 na kilo ng shabu. Hanggang umabot na ito ng 10 kilo ng shabu. Consignment din ba to? Oo. Paano ang bayaran? Deposit ko sa bangko. I-deposit ko yung remit ko sa kanya sa bangko. So paano nakikita ang tao mo at si Peter at yung tao ni Peter ko? Sa Binondo, Manila sila magkikita. Alam mo ba ang mga bank account numbers kung saan dinideposito ang bayad sa droga na kinuha mo?
Ang account name ang matatandaan ko, pero iyong mga bank deposit slip ay nakuha ni Sir Juby Espinido doon sa bahay namin sa Barangay Pinolo, Albuera, Leyte, na ni-raid niya at ng mga pulis noong August 2016. Anong account name na pinagdedepositohan mo ng pera para kay Peter ko? Hog and Poultry Supply, yung natandaan ko na pangalan sa bank account niya sa BDO, Banco de Oro. Wala bang totoong pangalan ang taong iyong BDO account? Wala. Kasi sa nalalaman ko sa ano, sa mga idea nila, para pagpasok lang ng pera doon sa account nila para hindi masilip iyong kalakihan ng pera. Ba yan? Oo. So saan ang distribution nyo yan? Ang distribution ko sa aking operation ng Shabu sa Region 8 lang. Sa Tacloban City, Ormoc City, Baybay City, Ilongos, Leyte, at sa 3rd District ng Leyte, Kasakananga, Nabal Biliran, at sa Maasin City, Leyte. Yung dati mo bang mga tauhan ng pagbebenta ng droga, sila pa rin ba ang ginagamit mo nung panahong ito? Oo. Paano kinukuha ng mga tao mo ang shabu mula sa mga tao ni Peter ko? Ang mga tao ko at ang mga tao ni Peter ko ang nag-uusap kung saan ang pick-upan ng shabu. May pagkakataon na doon pinipick up ng mga tao ko ang shabu mula sa Manila, mula sa tao nila Peter ko sa parking ng Metropolitan Hospital sa Binondo, Manila. Mula Manila, Baylan, travel sila gamit ng private na sasakyan papuntang Matnog, Sorsogon, papuntang Alen, Samar at sa Ormoc ang drop off ng mga dala ng shabu ko. At doon i-distribute din sa Ormoc City. Sino-sino yung mga tao mo na nagdadala ng droga? Si Nilson Pipito Jr. alias John Pipito, Barangay Councilor ng Albuera, Leyte, at si Marcelo Labay Adorco. Itatawid nila ang droga sa Matnog hanggang Alin papuntang Ormoc, Leyte. Saan sa sasakyan nakatago ang droga o shabu na tinatransport ng mga tao mo? Nilalagay nila yan sa reserba na gulong o spare tire na doon sa loob ng goma, itatago ang shabu. Pinapasok at doon pinupuno, minsan ilagay sa tuwalya at luggage ng mga sasakyan, minsan sa bus lang nakasakay. Pagdating sa Albuera, Leyte, distribute agad sa mga tao at 1 kilo ang ibinibigay sa 2 kilo. Pakisabi kung anong klaseng sasakyan ang ginagamit mga tao mo sa pagtransport ng droga. Van na commuter, Toyota yun. Okay na? Yung spare tire kung saan tinago yung droga, nasa labas ba ng sasakyan? Pwedeng nasa labas o nasa loob. Depende yung anong sasakyan na nakalagay, kung saan nakalagay ang spare tire. At itong mga style na to or mga pamaraan sa pagtago ng droga ay nakuha ko lang yon. Kay Lovely Adam Impal. Alam mo ba kung buhay pa si Lovely Adam Impal? 100% alam ko na buhay pa siya. Alam mo ba kung saan siya ngayon? Ang sa nalalaman ko nung nagtra-transaction kami, ang sinasabi lang niya sa akin ay nakatira siya sa Makati City. Sa panahong ito,
Ang binibigyan ko ng mga droga, sila si Mario Dumagit alias Mario Taba, pero patay na to siya. Si Simban Limbuna, patay na rin to. Maba Limbuna, si Tatay Elliot Mascarinas, at si Fernando Balagbis alias Intoy na taga Baybay, Tony Pete Saldivar, at si Galo. Galo Ligaspi at si alias Capre. Maliban sa mga tao na nabanggit mo, mayroon ka pa bang ibang pinipigyan ng droga o shabu? Mayroon din po akong mga binibigyan maliban sa mga sibilyan. May mga pulis din na binibigyan ko ng shabu at nagpapalitan kami ng shabu. Anong ibig mong sabihin ng nagpapalitan kayo ng shabu? Kapag sa panahon na naubos na yung supply nila sa mga pulis na binibigyan ko, at sa panahon na to, pag meron ako, binibigyan ko din sila. Kung ako naman ang naubusan, sa kanila din ako kumukuha. Sila naman ang nagbibigay sa akin ng shabu kung meron sila. Sino-sino ang mga pulis na ito? Sina Police Chief Inspector Wilfredo Abordo at si, hindi ko alam tong rango niya, na si Dennis Torrepel sa PRO8. Naka-assign to sa CIDG. Nababayaran naman yung kinukuha nilang shabu sa'yo? Nagbabayad sila pero hindi buo. Pero kung mayroon ibigay sa akin na shabu, kailangan bayaran ko ng buo. Pero kung sila ang kumukuha sa akin, hindi kumpleto ang binabayad nila sa halaga ng kinukuha nilang shabu. Nagbibigay ka ba ng pera sa mga pulis para hindi ka nahulihin? Oo. Nagbibigay ako ng sa tinatawag natin na SOP na weekly. Pero iba pa yung sa negosyo namin sa pulis na palitan kami ng shabu kung sino yung nauubusan sa kampo namin. Kung babalikan natin sa Senate hearing nung nakaraan, may nabanggit doon na Blue Book o Pink Book na may listahan ng pangalan ng mga tao mula 2004. Meron bang Blue Book o Pink Book? Sa sarili ko, ako talaga ang makapagsalita nito. Wala akong Blue Book. Wala akong Blue Book. Inuulit ko. Wala akong Blue Book. Bakit wala kang Blue Book? Hindi mo ba kailangan ng Blue Book? Oo. Kasi iilan lang doon sa Region 8 ang protektor ng droga. Ilan lamang ang pangalan na paikot-ikot lang sa mga halimbawa nasa Pitsot, Arso, ganyan. Sila-sila ang mga pangalan na to kasi mababanggit ko din to. Paikot-ikot lang to sila dyan sa Region 8. Nabanggit ko na paikot-ikot lang to yung mga taong, mga pulis na to dito sa Region 8. Kung ma-assign sa Pitsot, sa Redsot, sa Arsog, pag ano naman, ang sa Arsog, malipat sa Pitsot, ang Pitsot, malipat naman sa Arsog. So, yun ang nangyayari sa Region 8. Okay. Balik tayo